Magandang araw po sa inyo. Erin? Okay. Lahat. At, Hi, Erin. Hi, Burns. Hi, Julius. At, Condolence. Oo nga, it's a sad day. Condolences rin to you, Bernadette. Of course, alam ko yan. Pero nakakalungkot, nakikiramay po ako sa pamilya ng buong Aquino clan, no? At nabentaan ko nga ito nung balita through, well, the media alerted me, and then I got a call, no, that he passed, no? So nakakalungkot nga yung sitwasyon. Sinabi ko nga ang pamilyang Tanyad at pamilyang Aquino ay forever will be intertwined, no? Mula pa sa aking lolo at sa lolo ni Pinoy hanggang kay Senator Ninoy, kay Tita Cory at Pinoy himself. So mahaba-haba rin yung pagkakilala namin sa isa't isa. Si Pinoy is 3 years older than I am. He graduated 3 years ahead of me sa Ateneo College. Pero, nakikita-kita kami sa campus. And nung bumalik nga sila after the death of Senator Ninoy, eh, ako, si Pinoy, tapos yung pinsan niya, si Rapa, lahat kami pumunta sa Sapang-Palay. Mission kami doon, nag-immersion, at mas lalo ko nga nakilala, no? And then later on, of course, marching in the streets before Ed Tawan, and then naging colleague ko si Pinoy sa House in my first term. Si Pinoy was on his last term, doon siya naging deputy speaker, so siya yung leader ng LP contingent namin sa House of Representatives from 2004 at 2000 up to 2007, at siya rin yung nag-hold sa House contingent ng Liberal Party, dahil alam natin na yun yung panahon na yung issue ng Hello Garcia ay of course challenges sa buong pagbibiyan, at doon nanindigan si Pinoy na dapat tayuan natin yung tama. So marami pang story pwedeng Erin, siguro yes. Ang gustong malaman din ng ating mga kababayan, ito kasing mga nakalipas sa panahon habang nanunungkulan si Pangulong Duterte ay nanatiling tahimik sa si Pangulong Aquino. Maliban na lamang sa ilang mga issue, paminsan-minsan nagbibigay siya ng statement. Pero halos sa kabuuan ng panunungkulan ng Pangulong Duterte ay hindi nagsasalita si Pangulong Aquino. Nakausap mo ba siya at during this time? Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na magkausap, magkita? Hindi eh. Dahil, of course, dahil lockdown ngayon, no? So ingat rin na yung mga kaibigan na bumibisita kay Pinoy, dahil of course alam natin nawawala yung ano natin kay former Congressman Erin Tanyada. Ayusin lang natin yung signal at ibi ni Congressman para mas maganda yung ating pag-uusap. Oo. Ayun. At ibi, naging malapit kayo at one point, no, sa buhay ni Pangulong Noynoy Aquino. How is he like as a person? Anong klaseng tao ba si Noynoy kapag hindi siya politiko, no? Kung hindi siya nasa harap ng ano ng camera. Anong klaseng tao ba siya? Mga kapamilya, pasensya na ho. Siguro for disclosure lang kasi ho, nagtuto po yung dating pangulo, pero matagal na matagal na yun, pero siguro we were privy to the, sabi nyo nga, simplicity nung pagkatao po ng dating pangulo. Oh my God, ako nag-testimonial dito. Hindi, importante ito eh, para mas makilala natin siya. Pero maganda, mga kapamilya, para makilala nyo rin po, siguro ganun. Okay, para masulyapan rin ninyo.
Pero at the